Punta si Doel. Kumuha ng direct. Aliya. Hi. Okay naman. Hi. Hi. Amen, amen. Ayan na. Ano, makapakinig po sila. Oo, sige, sige, sige. Hintay-hintay natin ang konti. No? Bago yan, sino magpapasalamat sa Panginoon? Amen. Ayan. Ako po, ano, siyempre, ginising tayo ni Lord ng umaga. Oo. Meron pa tayong panibagong araw na naman. Amen. Amen, oo. Tsaka bagong experience po ngayong, ano, buti na lang, meron sila Tita Daising, Daising galing sa Lord. Praise God, praise God. Imbis na sipin nyo, punta tayong Lloyd. O, punta tayong ibang lugar. Mas atin. Kaya yun, thank you kay Lord. Kaya may get to pray. Amen. Amen. Ano po ba? Yun lang po, sa lakas niya, sa lakas na binibigay niya po sa atin po araw-araw. Salamat po. Kita po. Kaya po. Kaya alam, parang hindi ko na lang kaya anak kayo lagay. Baka hindi marinig tayo yung salita natin. Sige po. Wala tayong mic. Kahit ikaw lang po, no, okay lang naman kami. Dito lang, oh, kahit nakaharap lang sa akin. Yan. Yan, dyan lang, oh. Yan. Oh. Yan, sa'yo, ikaw lang. Ikaw lang po yan, ah. Oo, oh, okay na yan, oh. Ako din po, Pastor, magpasalamat ako sa Panginoon. Amen. Okay, kasi, yung schedule ko, akala ko hindi ako makabisita dito. Pero God is the God of impossible. Amen. Walang imposible sa kanya, no. So nakabisita kami dito kagabi at saka nandito pa din ako kasi si Ate Ophel ay sa request ko sa kanya, nag-asa ko ng favor na if she can work. She worked last night and then umuwi lang siya pagbalik ko doon. No. And then salamat sa Panginoon. And then may isa pa akong ipapasalamat yung check-up ko sa mammogram ko at yes. Saka yung sa matris ko, everything is clear. So, oh. Amen. Amen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. May isa pang silang gawin natin sa akin, yung sa heart ko. Kasi sa ECG ko, mayroon lang nakita na may injury daw. Then sa 27, mayroon naman akong 5 hours na examine. Yung mag-exercise daw five ako, hours. 5 hours. And then tingnan niya yung heartbeat ko ba. Mm. Then, brought up ko sa worship kanina. Then I am so blessed kasi yung naka-assign na mag-pray sa akin si Sister Grace. So, I am so blessed. Amen. So, I'm claiming it na lang siya. Normal lang ito. Lord, sa'yo rin ang papuri, Lord. Always. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ayan pala. Ayan. Sino pa? Sino pa magpapasalamat sa Panginoon? Oh. Job Luis. Ako po, magpapasalamat sa Panginoon. Amen. Kasi po, last week po, pumunta kami sa doktor. Oo. So sabi niya, wow, nakakatuwa naman yung blood works mo kasi normal na lahat, sabi niya. Wow! Sa Panginoon. yung dating muscle enzyme ko, dati na sa 60,000 siya, ang normal lang 200. Ha? Huh? Wow. So, layo. 200 wow. Below lang ang normal. So, ngayon, nasa 100 something na lang siya. So, wow. Medyo matagal-tagal din na processing, matagal-tagal din siyang pero salamat sa Panginoon kasi binigyan niya kami ng kalakasan Amen. Sa all glory po sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Alam niyo po, pag nahayag po ang kabutihan ng Diyos, lalo po natin napapangiti ang Panginoon sa ating mga buhay. At kapag napangiti natin ang ating Diyos sa ating mga buhay, naniniwala po ko, God give the desire of our heart. At talaga po, si Diyos siya yung nag-create ng langit at lupa. Ano pa kaya yung nandito bagay sa mundong ito na hindi niya ibigay sa atin? Pati nga kanyang bugtong na anak, binigay niya sa atin. So it's very important that we can always get the goodness
of the Lord in our life at magpasalamat tayo sa mga. Ibalik natin, katulad ng 10 ketongin na pinagaling ng Panginoon, ang bumalik lang isa. Yung Siyam, nasaan? Wala na. Nagyamerda na. So, napakahalaga sa isang tao, sa isang pinagaling, sa isang pinagpapala ng Panginoon, bumabalik tayo sa Diyos para patuloy yung blessing talagang nandoon yung humahabol yung blessing sa bawat isa sa atin. Hindi natin hinahabol ang blessing, kundi ang blessing ang humahabol sa atin kapag talaga tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. At yan. Ako pa po, magpapasalamat. Amen. Sige din po. Ako. Sige po. Bukod sa kanina, nagpasalamat na ako sa Panginoon sa weather. Grabe no. Talagang napakabuti ng Diyos kahapon eh. Whole day daw umuulan, tapos 80%. Pati po ngayon. Hanggang ngayon, di ba? Whole day, oras-oras umuulan, tapos 90%. Sabi ko, ano ba mangyayari? Pero sige, sa gawain ng Panginoon ito eh. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Napakabuti niya. Amen. Ito yun eh. Alam niyo? Ito yun eh, di ba? Ito na yung unang gawain natin para sa Panginoon dito sa lugar na ibinigay ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Kanya kasi binigay niya ito para sa gawain niya. Amen. At salamat dahil binigay niya itong pagkakataon na to para muling ipaalala sa atin kung gaano, sa amin, kung gaano siya kabuti. At yung weather talaga, hindi ko na, yung makaget over. Kasi makikita kahapon mo talaga kung gaano siya, gaano ka-faithful ang Panginoon. Eh, no? Kaya gagawin to para sa Kanya. So hindi niya hahayaan na masira o hindi matuloy. O di po ba? So kahit na tayo lang to, pero ang Diyos ay mabuti. Amen. Hindi talaga siya nagpapaya. Tsaka yung unang gawain ng Panginoon sa lugar na to na binigay niya, yun yung nakakaano eh. Yun yung parang inisip ko, first church activity, tapos hindi matutuloy. Parang, pero hindi eh, tinuloy ng Panginoon kasi ito yun eh. Yes. Siya yung nagbigay, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nire-remind niya ako kung gaano siya kabuti at katapat sa kanyang pangako sa aming buhay, at ito na yung simula at marami pang darating sa pamilya ng JBMSIM sa biyaya ng Panginoon na gagawin yung mga gawain niya sa lugarin ito. Salamat sa Diyos. Alam ko merong takdang panahon, hindi agad-agad, hindi bukas, we never know. It's God's time, di ba? Kung kailan ang lahat ng bagay. Kasi lahat ng bagay, lahat ng panahon, lahat ng pangyayari, merong sariling oras at pagkakataon para sa Diyos. Siya lang kung magsasabi nun. Kaya salamat sa Diyos. At ito talaga yung gusto ko, yung unang gawain o unang gathering na mangyayari dito ay para sa Kanya. Ayoko na merong gathering na hindi sa Kanya. I mean, syempre, di ba, bilang ano, meron din kaming gusto na mag-invite or sa ganun, pero gusto ko muna sana sa Panginoon muna bago yung invitation sa iba na hindi gawain ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos kasi binigay niya. So yun, salamat sa buhay ng bawat isa na kahit na talagang galing sa trabaho puyat-puyat, nakarating pa rin. Salamat sa Panginoon sa buhay ninyo, sa pag-iingat sa inyo, sa drive kahit gabing-gabi na kay Ate Susan, sa pag-shift ng trabaho, pati kay Brother Joe, pamilya Simbiray, at pamilya Felix. Asa na? Yun. Di po ba? Talagang naki-ano sa atin. So, salamat sa Diyos sa patuloy siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa kanyang pinakamataas na parangal ng pabuhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Talagang
God is so good. Talagang wow. Wala na ako talagang masasabi. Talagang bakit ko hindi paglilingkuran ang Diyos ay napakabuti ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya yun. Shout out nga pala. Bilang ganun eh. Bilang ano eh. Parang ano eh, na-switch eh. Na-switch eh. Hello, 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 hello. Oh, praise the Lord. Oh. Yun ang nais ng Diyos eh. Yung naglilingkod tayo sa Kanya na hindi malungkot. Yung pag-lagis ka Diyos, hindi ganun eh. Gusto niya may kasiyahan. Kaya yes. Amen. Itong, totoo itong, yun. Ano, itong gatherings natin to, itong family day. Hindi lang to dahil sa kasiyahan natin. Ito yung kaloob ng Panginoon eh. Amen. Magkakasama tayo, no? Masaya, di ba? Hindi yung lagi seryoso. Oh. Ayan, tama yun, tama yun. Tama yun mga kapatid, yung sinabi ni ano. Ni Ate Daisy, hindi laging seryoso. Ayan, pag seryoso, madali kang ma-ICU eh. Serious ka. Serious ka masyado, ayan. ICU ka. So, praise the Lord, at makakarinig tayo ng salita ng Diyos. At bago tayo makarinig ng salita niya, can we bow our head? And I just want to thank the Lord. Gusto ko rin sana nandito si ano, si Ruwen, pero I hope na ano maibahagi ni ano ni yung hindi niya maririnig. Sige, let us pray. Lord, thank you Lord once again for the testimonies that you given to the brethren, Lord God. Thank you, Lord, for the wonderful works that you have done in our life. Lord, thank you, Lord, for your great God in our life, Lord God. Hallelujah. Lord, we praise you. We glorify your name. We bless your name, Lord God, this day, Lord God. Lord, wala pong malagyan ang aming puso sa pagpapasalamat namin sa iyo. Yes, sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng pag-iingat mo, salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at habag mo sa amin, Panginoon. Panginoon, sa pakikinig po namin ng iyong salita, ayaan mo po, Diyos, itago mo lamang po ako sa iyong likuran. Kayo po, Panginoon, ang siyang mahayag. Give me a revelation, Lord God, na nanggagaling sa iyo. Hindi ko po makita ang aking notes, Panginoon, but I know, Lord God, you will lead me, Lord God. Yes. Hallelujah. Yes. Lord, salamat po. Use me mightily, Lord God, with double portion of anointing, Lord God. Amen. Lord, salamat po sa lahat na makikinig, Panginoon, ng live na ito, ng record na ito, Panginoon, nawa po, Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa po sa kanila. Lord, maraming salamat po, nawa po, Diyos, hindi po nila skip, Panginoon, pag ito po'y napanood nila, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo po ang papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sasabihin ko sana sa prayer ko sa Panginoon, wag nilang i-skip ang ads kasi ano? Binabayaran tayo diyan ng YouTube. Totoo po 'yun. Wag niyo i-skip ang ads. Eh, yung ads 10 minutes. Kaya nga eh. May nagsabi sa akin, JC Love! JC Love, alam nyo naman, JC Love, Jesus Christ Love. Di ba? JC Love, hindi namin in-skip yung ads mo ng 1 hour. Ha? 1 hour, grabe naman. Wow, malaki-laki yan. Praise the Lord. Nakita ko nga yung revenue ni ano ni JC Love, medyo... medyo meron nga. Praise the Lord at salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. So, alam naman natin sa dito, we are a family ano, ng JBMSIM. At meron tayong kanya-kanyang pamilya. Tama ba? Amen. May kanya-kanya tayong pamilya. At yung pamilyang yon, ano ba yung goal ng pamilya? Ano ba yung goal ninyo? Ano ba yung goal ng isang pamilya? Ang goal ba ng isang pamilya ay malungkot? Mag-work. ang goal ba ng pamilya ay magkapera lamang? Ang goal ba ng... ang goal ng pamilya ay yung sinasabi ni Ate Daisy na ang goal pala natin, masaya? Amen.
dapat ang goal natin sa bahay, masaya tayo. Amen. Dapat ang goal natin sa bahay, talagang yung bang hindi tayo seryoso lagi, yung sisitahin lagi natin ang bawat isa sa bahay. Natatandaan yun? Nalalaman nyo ba yun? Kasi kung babasahin natin ang salita ng Diyos sa Genesis 47 verse 11 to 12, ang pangyayaring yun ay binuo ni Joseph ang kanyang pamilya na kung saan ay wasak. Wasak ang kanyang pamilya dahil napunta si Joseph kasi ay pinagbili, itinapon, napunta sa malayong lugar. Ano po? Ayun. Alamig po kayo. Thank you. Ayan. Sorry po sa mga viewer. Okay lang. Commercial. I-skip yan ni YouTube. Praise the Lord. Hallelujah. Ayun ang gusto ng Panginoon na ang bawat tao ay sumaya at ang dapat ang goal ng bawat tao ay masaya sa bahay. Kasi pag malungkot sa bahay, ang hirap noon. Katulad ni Joseph, talagang pinagbili siya, antindi ng trials ng buhay niya, ginawa siyang katulong, ginawa siyang alipin, kinulong siya, pinagbintangan siyang halayan si Potiphar, yung asawa ni Potiphar, kaya siya ay nakulong. Hanggang sa may talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Joseph. Talagang kahit ganun ang nangyari sa buhay ni Joseph, alam nyo mga kapatid, ginamit si Joseph para magkaroon ng pagkain ang bansang Israel. So, ang nangyari doon, iginader niya ang kanyang pamilya. Yun sa sinasabi sa Genesis 47 verse 11 to 12. Kaya, yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa, iginagather natin ang ating pamilya. Kumbaga, sama-sama tayong masaya sa pamilya. Amen. At pwede man nating spell ang family? F. 1, 2, hindi P ha? Hindi P yun. Si Daddy kasi P eh. Family. Si Daddy P. P. Ganun eh, no? Pasensya na kayo, mga taga Batangas talaga yung P, F. Yung F naman eh. Totoo yun. Fee, no? Sorry sa mga taga-Batangas niya nanonood. Mag-comment na lang yung hindi sa kayo. Oh, sige. 1, 2, 3 ha. 1, 2, 3. F-A-M-I-L-Y. What is F? Faith. What is F? Ang kailangan sa pamilya, may fellowship. Kasi pag walang fellowship, katulad ni Joseph, hindi niya ginader ang kanyang pamilya, walang saya. Kasi pag nasa bahay kayo, lahat tigi-tigis ang gadget, ang lungkot nun. Ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung bang, di ba may kasabihan ngang, family, eat together, stays together. Amen. Diba? Kaya kung tayo ay sama-samang kumakain sa pagkainan, tayo ay nanunood ng isang panoorin na sama-sama, ang saya natin. Kailangan sa bahay may fellowship. Kasi kung walang usapan, ang napupunta sa ating mga isipan, yung napapanood natin, yung manakikita natin, yung nasa trabaho natin, toxic sa trabaho. Madadala mo ngayon sa bahay. Pag nadala mo sa bahay, pagod na pagod ka sa pagtatrabaho, baka mali ang masabi mo. Pero pag merong fellowship, sama-sama kayong kain, ang sarap ng pandesal.
Ang sarap ng overall. Bacon? Overall. Parang kita yun na yung favorite ko eh. Diba? Diba? Sarap eh. Totoo, totoo. Kasi pag tayo ay sama-samang kumakain, sama-sama, hindi yung talagang yung isa nasa kwarto, yung isa nandun sa taas, yung isa nandun sa sala. Paano tayo magkakaroon ng fellowship? Paano magkakaroon ng saya ang bahay kung walang fellowship? Kaya nga tayo bumili ng bahay para tahanan natin. Hindi natin tulugan lang, hindi hotel. Nagiging hotel yung bahay eh. Dahil ang ating ano, yung work sa labas. Kaya pagdating natin sa bahay, dapat may fellowship. Ano pa? Ano pang yung letter F? Kailangan natin ng fun. Diba? May saya. May joke-joke naman tayo paminsan-minsan. Hindi laging seryoso sa bahay. Kahit hindi nakakatawa. Oo, kahit pa corny. Diba? Yung sasabihin ng isa eh, joke ba yon? Tapos doon na lang tatawa. Joke pala yun? Doon na lang tatawa. Oo, diba? Doon na lang tatawa. Diba? Ang saya nun eh. Kahit na, alam nyo, napakasaya sa bahay. Pag may fun, talagang kahit na, alam nyo, I'm sorry. Pag sa mga anak ko, yung bata pa si Mike at saka si NJ, gusto ko lang matuwa sila, ipapakita ko yung puwit ko sa kanila. Oo! Oh, tatanong nyo ka na! Magbabakla-baklaan ka pa rin. Oo! Oh, para lang ba sumaya yung bahay? Para, kasi siyempre matagal kayong di magkakasama, matagal kayong di nagkikita, tapos ganun pa, seryoso pa, kailangan may fun sa bahay. Yun ang gusto ng Panginoon. Kahit kayo dalawa lang, may fun kayo, nanonood kayo ng TV, magkahawak ng kamay. Pag magkaaway kayo, nakahawak pa rin kayo ng kamay. Siguro hindi kayo magsasabi ng hindi mali. Anong mali, no? Diba? Napakahalaga sa buhay ng isang tao na may fun. At ang matindi sa letter F, dapat sa pamilya, tandaan natin to, may forgiveness. Hello? Amen. May forgiveness. Bakit ko sinabi yon, mga kapatid? Bakit may forgiveness sa bahay? Lahat tayo nagkakamali. Lahat may pagkakamali ang isang tao. Nobody's perfect. Nobody's perfect in this world. Kaya minsan na ang nangyayari, pag nagkasala, 10 years na, binabalikan pa ng asawa. Hugot! Ano yun ba? Hindi na binigyan ng bulaklak ng 10 years na. Hindi makamove on. Ang hirap nun pag walang forgiveness sa bahay. Alam nyo mga kapatid, laging nasa turete yan sa isipan ng isang tao. Pag walang forgiveness. Kasi ang mga bata, nagkakasala yan. Kayong mga bata, nagkakasala kayo. Dapat patatawarin namin kayong mga nanay at tatay. Kami rin patawarin nyo kung masyado kami mahigpit minsan sa inyo. Dahil ang gusto lang namin, mapaayos ang inyong mga buhay. Kasi dati na kaming ginawa na namin yan eh. Alam na namin yan. Ang mahalaga, pag pinagsabihan kayo, opo, daddy. Opo, mami. Kasi napakahalaga sa bawat buhay ng isang tao, may forgiveness. Kasi pag walang forgiveness, kakalyuhin ang puso mo. Pag nakalyo ang puso mo sa kasalanan o sa paghindi pagpapatawad, ang mangyayari niyan, mawawala na si love. Pag nawala si love, wasak ang tahanan. Wasak ang buhay. Wasak ang pamilya. Kaya napakahalaga sa isang buhay. Bakit? Bakit ko sinabi? Si Joseph pinagbili, binenta, sinampal, sinuntok, tinadyakan. Pero pagdating sa huli, pinatawag niya ang kanyang pamilya para magbigay ng pagkain sa buong bansang Israel. Amen. Hallelujah. Ganun din pinatawad niya. He forgave his their brothers and sisters. Kahit na sinasabi niya, ano ba naman ito?
Joseph the Dreamer? Nahihibang ka na ba? Diba? Pero pinatawad pa rin ni Joseph ang kanyang pamilya. Pag walang pagpapatawad sa pamilya, walang saya ang pamilya. Amen. Kaya pag totoo po ito. Pag si NJ may ano, sasabihan ko agad siya. Alam niyo po, sasabihin agad ni NJ, okay po, daddy. Sa ulitin po, hindi ko nagagawin. Ang ganda pakinggan ng ganda. Okay anak. Kumbaga may forgiveness, meron kang kababaan ng loob sa pamilya. Meron talagang pagpapakababa. Pag kasi mataas ang isa, pataasan yan. Eh, hindi naman tayo tumataas talaga eh. Pababa tayo ng pababa eh. Pag ganun. Di ba? Palapad pala tayo ng palapad. Kala mo mataas ka. Oo. Palapad ng palapad eh. Hindi ba yung napakahalaga sa buhay ng isang tao? May fellowship, may sa isang pamilya, meron kang friends sa pamilya at may forgiveness ka. Anong letter A? Ano yung letter A? Adoration. Hindi. Aksino. Sa A, dapat sa pamilya may acceptance. I-accept mo kung sino yung anak mo. I-accept mo, matalino tong anak ko. Dapat ikaw matalino rin ha? Dapat ikaw din ganito ha? Ate mo ganito, dapat ikaw din ganito. Hindi. Hindi ganun. Dapat i-accept mo kung sino siya. Mahalin mo ang pamilya, mahalin mo ang anak mo. Mga anak, wala na kayo, hindi kayo makakapimili ng ama at ina. Ito na kami. Mahalin nyo na. Accept nyo na. Kahit hindi kami talaga napakayaman, kahit hindi talaga kami ay mabuti, accept nyo kami dahil kami ang binigay ng Diyos sa buhay ninyo. Amen. Hallelujah. Kaya alam nyo mga kapatid, meron nga ang kwento na tatandaan ko. Ang pangalan niya ay si Mario. Itong pangalan niya si Mario, ang alias niya, Totoy Bato. Totoy Bato. Tigasin talaga. Eh sa gabi, Maria. Bakla. Maria ngayon sa gabi. Eh di yung tatay, nagalit. Eh di ba, alam naman natin ang kwento. Ah, ganun ha. Sino ka? Amen. Si Maria. Eh di nilubog sa tubig ng tatay. Nilubog. Doon nilubog. Sabi nung, sino ka? Si Maria. No. Ilulunod talaga kita. Itaas mo ang iyong kamay pag gusto mo talagang magbago. Eh, baguhin mo, sabi nga ng tatay. Tinaas yung kamay. Nung tinaas yung kamay, oh, sino ka? Si Jezebel. Lumala pala, nagbago naman. Kaya lang si Jezebel. Mali. So, ang punto doon mga kapatid, ang Diyos nga, pinatawad tayo, inaccept tayo kahit makasalanan natin. Ang Diyos nga, kahit sino ka man, inaccept ka. Walang itinangi ang Diyos sa bawat isa sa atin. Napakarumi natin. Wasak na wasak ang buhay natin. Pero, inaccept tayo ng Panginoong Diyos na tagapagligtas. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung mga ganun tao, i-accept natin yan. At sa bandang huli, kailangan natin yan turuan. Kasi pag tinuruan mo agad, ang isang tao na hindi mo ina-accept, anong dating nun? Pinangungunahan mo siya, hindi mo siya minamahal. Kaya napakahalaga sa bawat pamilya may acceptance. Accept natin kung sino man ang anak natin, kahit hindi matalino yan, kahit hindi matalino yan, graduate yan o hindi yang graduate, wala dapat tayong tinatangi kahit ang Diyos hindi tayo itinangi. Amen. Kaya sa bawat pamilya, kung sino man yan, mahalin mo yan.
accept mo yan. Ipakita mo talaga sa kanya na you are, anak, I accept you. Hindi mo ipapakita sa kanya ang rahas ng buhay, ang rahas ng iyong mga kamay, ang iyong mga bibig. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga bibig. Di ba? Minsan talaga, inilalagay natin porque tayo ay malakama, tayo ay tatay, tayo ay nanay, tayo na ay masusunod. Hindi, kailangan naman natin malaman ang problema ng ating mga anak. Baka may problema na, eh, hindi mo pa ina-accept. Kaya minsan, alam nyo, ang mga bata, umaalis na lang sa bahay. Kasi hindi nila makita ang acceptance doon. Eh dito sa barkada ko eh. Mas masaya. Masaya ako dito eh. Eh dito na lang ako. Di ba? Eh ang mga bata, yan ang gusto. Kaya dapat iparamdam natin sa ating mga na ang acceptance. Kahit Jezebel yan. So, turuan na. Pagkatapos, turuan natin, no? Pwede ba yon? Pwede? Di ba? Kailangan sa isang pamilya may acceptance. Para sa ganun, ay maramdaman ng mga bata na sila'y belong sa family. Sabi nga, oh, I am a part of God's family. Dapat nararamdaman ng bata kahit na membro siya ng pamilya. Kasi pag hindi siya membro ng pamilya, hindi nararamdaman, laging nasa kwarto yan. Hindi nakikipag-usap yan. Pero pag part yan ng family, may acceptance. Alam nyo mga kapatid, napaka-important. Sabi ko nga ang prayer ko, sana makarinig lahat ang mga kapatid nito. Kasi ito yun eh. Itong kailangan ng pamilya para makita natin, ano natin yung goal natin. Ano ba yung goal natin? Dapat masayang pamilya ang goal. Hindi malungkot, hindi hiwalay, hindi yung lagi nag-aaway. Hindi natin yung goal yung away. I-erase natin yung sa isipan natin na talagang laging gusto natin pagsabihan. Minsan ganito eh, no? Minsan ganito. May pumuntang bisita, nakabasag ng plato. Nakabasag ng pinggan, nakabasag ng baso. Huwag na yan. O, tatamaan ka ba? Sasabihin mo, bisita eh, no? Tinamaan ka ba? Ako na magwawalis yan. Ay, yung anak mo, nakabasag. Ano ka ba naman? Hindi ka nag-iingat? Mali. Dapat i-accept mo din kung siya'y membro ng pamilya eh. Meron pa isa, basagin mo pa. Ganun na, no? Nak, marami pa dyan, nak. Mahal na kanya kita kamahal. Di, totoo. Kasi minsan na pinapakita natin napaka-strong natin sa pamilya. Hindi dapat ganun. Dapat ipakita natin, you are accepted anak sa pamilya ko. Para maramdaman ng anak, dito lang ako pala. Dito lang ako sa pamilya ko. Kasi minsan, pag pumunta sa barkada, minsan iba pa yung nasasagap niyang balita, nangyayari sa kanya. Minsan nagdadrugs pa yung barkada, mapapadrugs na rin kasi di niya kasi alam. Accepted siya doon. Kasi sa pamilya, hindi siya accepted. So, napakahalaga, accept mo muna ang pamilya mo. Para sa ganun, maramdaman nung anak na talagang he is belong to the family. Like Joseph, pinaramdam ni Joseph sa kanyang pamilya, kahit na nagkasala ang buong pamilya ni Joseph, talagang inaccept niya, tuloy kayo sa bansang Egypto. I give you all. I give you everything. I give you riches. I give you land. I give you food. Sabi ni Joseph dun sa Genesis 47. Kaya napakahalaga sa buhay natin na we need to accept everybody. Minsan ganito eh, no? Ay, wag mong isama yan. Ang bagal-bagal niyan.
ay huwag mo isama yan. Kasi nakakahiya. Baka makita ng mga kaamiga, kaamigo ko na ganyan siya. Diba? Minsan ganito pa eh. Yung ano sa atin, ay, minsan ganito eh. Meron pang ano, ay, huwag mo nga, eto si Labanos, eto si, eto si, ano yon? Si Kape. Si Kape. Eto si Hito, eto si, hindi, dapat i-accept mo yung kahit anong kulay niyan. Kasi kahit anong kulay natin, in-accept tayo ni Lord. Hallelujah. Alam niyo kahit na yan sino, sino pa man yan, accept natin yan. Kasi in-accept siya ni Lord. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Oh, sana tayo? Letter A? Anong sunod M. sa letter A? M. M. Kailangan tayo magkaroon ng mediation. Mediation. Ang ibig sabihin, dapat we pray for each other. Pinapanalangin natin ng pamilya natin. May mediator tayo. Tayo'y tagapamagitan ng pamilya natin sa Panginoon. May nakukuha po ba tayo? Amen. Dapat pinapanalangin natin ang pamilya natin. Pinapanalangin natin ang anak natin para hindi maparawala. Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Naniniwala po ko katulad ng ano ni Ate Daisy. Lord, wag po umulan. Lord, wag po umulan. Hindi nga umulan. Amen. Buhay ang Diyos natin. Wag nating laging ilagay sa ating mga bibig o mga kamay ang parusa sa mga anak, kundi ipanalangin natin. Magkaroon tayong mediation tayo, maging tagapamagitan tayo sa ating mga anak at sa Diyos. Para ang Diyos kumilos sa ating mga anak upang magbago, upang maayos, upang maging magandang bata, maayos na bata. Hindi tayo, o ganyan ka na naman, lagi kang, ano ba yung tawag doon? Pasaway. Laging ano, yung tamang hinala ka sa anak mo. Mag-mupod doon. Ano mo yun? Tamang hinala ka. Hindi ganun, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, talagang ipanalangin natin sa Diyos, maging mediator tayo sa ating pamilya, para sa ganun, makita ng bata na tayo ay talagang nandun yung pagmamahal natin sa ating pamilya. Amen ba yun? Amen. Anong sunod sa M? I. Ay, kailangan natin ng individuality. Yan. Individuality. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang talento. Tama ba? Amen. Hindi tayo pare-pares. Kahit nga yung twin, hindi parehas eh. Diba? May identical yung mga yan. Kailangan yung talento na yun, ibinibigay natin sa Panginoon. Para sa ganun, yung pamilya, masaya. Alam nyo kasi, pag yun ang talento natin, ibinigay natin sa mundong ito, sinong sasaya? Tao lang, sasaya. Pero hindi ang Diyos. Kaya nga, binigyan tayo ng talento ng Panginoon, give it all to God. Amen ba yun? Kailangan ibinibigay natin sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng individuality. Ano pa yung I na nasa isip ko? Yung industrial. Ano ba yung industrial? Ang ibig sabihin ng industrial, dapat masipag tayo. Hindi tayo nakanganga lang oh. Bayabas, hinog ka na ba? hindi tayo ganun. Hintay lang ah. Minsan, kaya nga minsan, alam nyo mga kapatid, yung tayo mga OFW, no? Tayo mga OFW, na ano nyo ba yun? Pag uuwi kayo sa Pilipinas, kayo ang taya? Kaya nakakadalawang isip mo. Ito po. Sila, oh. Di ba? Kaya nakakadalawang isip umuwi. Nakakadalawang isip umuwi talaga eh. Dahil yung mga minsan, ang kamag-anak natin sa Pilipinas, asa na lang sa mga OFW. Sorry po, mga kapatid. Pero that is a... Reality. Reality. Tama? Minsan,
darating ka sa airport, ay talaga namang isang bus eh. Tapos ikaw magbabayad. Ikaw magbabayad ang lahat. Ikaw magbabayad. Ah, bayad na ba yun? Ay, di pa. Ayun pala, puro credit card na lang. Ay, gutom pa lahat. Gutom pa lahat. Jollibee pa. Ay, naku. Ay, buti kong Jollibee po. Ayun nga eh, no? Puro matindi. Ang matindi nito. Sangyok pa yung gusto eh. Pag hindi nabigyan, nagtatampo pa. Opo. Tapos nagbago ka na daw. Nagbago na daw ako. Grabe, no? Kailangan may industrial ang tao. Sa pamilya may industrial. Dapat masipag ka rin. Kaya hindi laging asa ka kay ate, asa ka kay kuya, asa ka kay mami. Alam nyo mga kapatid, I'm praising God talaga sa anak ko, talaga sa mga anak ko. Sila ngayon nagbibigay ng pera sa akin. Oo. Oh, grabe. Nung Father's Day, grabe, yung kay mami. For the glory of God po, nakatanggap yung asawa ko ng MK. Ako po, natanggap ko $1,000. Grabe! Praise the Lord! Talagang, sabi ko nga sa mga anak ko, alam niyo mga anak, hindi ko makakalimutan tong $1,000 na to hanggang ako'y mamatay. Di ba? Ang sarap ng pakinggan, may industrial ang bawat Pilipino. Ang bawat tao, hindi yung lang asa ng asa. Ngayon, pagdating sa Pilipinas, yung ano, pag ubus lahat, may utang pa, nababalikan. Talagang pagdating mo, kayod ka na naman. More hours ka pa na nakakalimutan mo na si Lord. So ngayon, nawawala ang fun sa pamilya. Kasi panay tayo trabaho. Hindi na tayo nagkikita-kita. Paano pa magkakaroon ng fun ang pamilya kung walang pagsama-sama? Kaya nga, family stays together. Praise together. Live together. Di ba? Ganun na nga. Oo, napakahalaga niyan ng... tinuturuan tayo ng Panginoon, yun ang pamilya, acronyms ng pamilya. Ano yung sunod sa, letter F, may fellowship tayo, may fun tayo sa pamilya, meron tayong forgiveness sa pamilya. Yung letter A, may acceptance, may yung M, may mediation tayo, yung I, meron tayong industrial, at saka individuality ang isang pamilya. Ngayon, yung L. Love. Yun talaga. Pag nawala ang pagmamahal sa pamilya, sisirain talaga yan ng demonyo. Kaya itinuturo sa atin ng Panginoon, love your neighbor. Hindi nga neighbor yun eh. Ano yun eh? Pamilya mo yun eh. Bakit hindi mo mamahalin? Minsan ang tao, mas mahal niya yung kapitbahay kaysa yung pamilya eh. Dito yan, dito. Diba? Nakuha niyo yun? Na kung saan ay talagang mas pinapriority pa niya yung ibang tao kaysa yung pamilya. Mas mabait pa siya sa iba kaysa pamilya. Kaya nga sabi nung isang bata sa kanyang tatay, "Tay, doon na lang tayo sa church." "Bakit?" "Kasi ang bait mo doon eh. Dito sa bahay hindi ka mabait." Tapos. Oo. May bacon. Ayun, may bacon. Ang daming bacon, sarap. Grabe. May pandesal. Napakahalaga noon sa isang tao. Napakahalaga sa isang pamilya na may pagmamahal talaga. Kaya mga aba, mga ina, mahalin ninyo ang inyong pamilya. Amen. Sa isang pamilya dapat minamahal. Normal lang yun. Ayan. Mahalin natin. Nabatak lang po yung masel. Ayan. Nabatak ng walang stretch. May lagari naman. Ito na uli, may lagari daw dyan.
Lagarin mo yung kahoy. Lagarin mo yung kahoy, wag yung paa. Okay, tapusin natin. Tapusin natin yung ano, yung salita ng Panginoon. Commercial lang. Ads yan. Binabayaran yan kay JC Love. Ayos yan, ayos yan. Ang sunod, why kailangan mayawi tayo sa ating buhay. Amen. Kailangan, kung may Yahweh, yung presence ni Yahweh nasa atin. Para sa ganun, ang pamilya natin pag dumating tayo sa bahay, hindi punong-puno ng galit. Hindi punong-puno ng kaseryosohan sa buhay. Hindi punong-puno ng tampo sa buhay, sa pamilya. Kundi punong-puno ng kapayapaan kapag may Yahweh tayo sa ating buhay. Amen. At pag may Yahweh ka sa iyong buhay, kailangan may God's word ka na napapakinggan. Pag may alam niyo mga kapatid, nung nagbabasa talaga ako nung isang araw lang nasa ano ko, nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Sabi ko, ang sarap talaga basahin ang salita ng Diyos. Bakit? Naiibsan yung puso ko eh. Talagang sumasaya yung puso ko. Pag nakarinig ka ng salita, ito pala ang sabi ni Lord sa buhay ko. Ito pala ang gusto ng Diyos sa buhay ko. Eh, alam naman natin, pag may God's word tayo, God lead us in a good way. In a straight path. Sabi nga, ng salita ng Diyos, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge the word of God and He will direct your path straight. Amen. Kaya napakahalaga niyan na meron tayong, pag may Yahweh tayo, may God's presence tayo, at meron tayong God's word na nababasa natin o naririnig. Kung hindi kayo makapagbasa, hindi kayo habang kumakain kayo, i-play nyo sa inyong TV. Bumili kayo ng TV, di ba? Bumili kayo ng cellphone, di ba? Gamitin nyo yan for the glory of God naman. Hindi puro laging kay JC Love ng kay JC Love lang. Ha? Hindi, totoo. Totoo, kailangan natin. Kaya binili yan. Give it all to God. Give it all to God. Kaya binili natin yan para i-play mo doon yung Bible Bible that is. Yun. May ano pa yun. Pag nagbabasa yung Bible na yun, talagang meron pang sabihin na verse. Ang tawag doon yung iba-ibang boses. Oh, ang ganda. Meron ako noon apps noon eh. Kung gusto nyo, kunin nyo sa akin mamaya. Ngayon, habang kumakain kayo, may naririnig kayong salita ng Diyos. Hindi nyo lang naririnig, ay si ganito eh. Ay, si yung katrabaho ko, eh, yung gano'n. Ay, yung gano'n, yung ano? Tulpo. Ay, naku. Sisirain tayo, mga kapatid niyan. Totoo lang. Totoo. Kaya napakahalaga sa buhay natin. Brad, wag ka muna tumayo, ah. Wag ka muna, please. Gaganunin natin yan mamaya. Kasi pag pupunta yan dito, masama yan. Nandito. Oo, masama. Kaya wag muna. Sandali lang. Tapos na to. Magpe-pray na tayo. Ang kailangan, pag may Yahweh tayo, meron tayong God's presence, God's word. Meron tayo niyan. Dapat nakakonekta tayo palagi sa Diyos. Amen. Pag hindi tayo nakakonekta sa Diyos, by might na yon, by power ba na yon, hindi by the Spirit. Alam naman natin, ang Spirit is our teacher. Siya yung magtuturo sa atin kung paano mamuhay, kung paano pagpalain tayo ng Diyos, kung paano tayo bigyan ng masaganang pagpapala ng Panginoon. Yan ang nakakalimutan ng pamilya. Alam nyo mga kapatid, habang pinag-aaralan ko po itong salita ng Diyos, alam nyo po, ang prayer ko sa pamilya ng JBMSIM, mahal na mahal ko po kayo. Gusto ko po talagang maging maayos ang inyong pamilya. Ayoko po na may masasaktan. Ayoko po na may mahihirapan. Ayoko po na may nagagalit sa pamilya. Kasi lahat naman tayo may pagkakamali. Mahirap yung lagi na lang
O bakit naman yan ganyan? Lagi, tulo-tulo dyan. O bakit naman yan ganyan? Alam niyo, puro na lang nakikita natin yung mali. Ang tingnan natin, yung ganda ng ginagawa ng tao. Amen? Accept mo na yan. Asawa mo na yan eh. Sabi nga sa salita ng Diyos sa John 16, sabi niya, yung pinag-isa ng Panginoon, kailanman hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Amen. Isa na sila. Isa na kayo. Pag pinagagalitan yung isa, masasaktan kayo, siyempre. Pag nag-aaway kayo, sino mapapupurihan? Kung hindi nagpapakababa yung isa, magpakababa ka pa rin. Makikita ng asawa mo yan. Kasi ipaparamdam ng asawa mo yan ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya kailangan natin ng God's presence, God's word, connection sa Panginoon. Amen ba yun? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon. Hallelujah. Matupad po namin ang sinasabi mo, Panginoon, na ang goal po namin sa pamilya ay maging masaya. Dahil yan po ang goal mo sa amin, kaya nyo po kami create. Maging masaya po ang bawat pamilya, Panginoon. Dahil alam po namin, nandun po kami sa iyo, Panginoon. Kasama po namin kayo sa bawat pamilya po namin. Lord, dalangin ko po, oh Diyos, huwag po kami mag-away-away, Panginoon. Turuan mo kami. Turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, Lord God. Lord, maraming salamat po, oh Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa amin at sa pagpapahayag mo ng salita, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ni Joseph. Ipinakita niya po, Panginoon, kung ano kahalaga ang pamilya, Panginoon, sa buhay niya, oh Lord God. Salamat po, Panginoon, naging huwaran po siya at kami po, Panginoon, ay susunod, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Lord, salamat po sa iyo po ang papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayun na si Brother Nolly. Sige na. Amen. Magpapanghalian pa tayo, te. Huwag na lang, day. Kasi ano na ako. Word ka na? Ay, papalitan mo na si ano? Ingat, tita. Iwan mo isa, kunin mo siyang tres. Ang galing magturo, eh. Lahat mo na, tita. Dagdagan mo, ate. Anak, okay na yung record.